Hi guys, kumusta po kayong lahat and welcome to J Agrotech. Para po ito sa mga interesadong mag-alaga po ng quail layer or yung pogo na paitlogin. Sa mga gustong or yung mga nagpaplano mag-alaga, may ipapakita po ako sa inyong cage or kulungan. Baka magustuhan nyo po at pwede nyo po itong gayahin. Huwag na po natin patagalin, ipapakita ko po sa inyo. So ito guys, kung makikita nyo po sa harap nyo, ito na po yung cage na ipapakita ko po sa inyo. So dalawa po yan. Ayan. So ito po ang capacity po nito is 500 po doon. So 5 layers po yan. So ito 1, 2, 3, 4, and 5. So, ito po yung kubo, yung paglalagyan po namin. Ayan. So, lapit po kayo. So, unahin ko po dito sa painuman ng tubig. So, ito po yung painuman. Yung PVC po siya. Ayan. Lahat po yan. Meron. Ito pa po. So, ito po yung sa likod at saka ito rin po yung pintuan. So, ito po. So, dito po ilalagay. Ayan. So, bawat ganito po, 100 po yung laman. So, ayan. So, ito po, yung plywood po na to. Ito po yung pangsalo po ng dumi. Kasi po, dito po yung babagsak yung dumi. So, kaya po, may plywood na nilalagay. So, ang kagandahan po kasi nito, ayan, may steel matting po siya. Hindi po lulundo yung sahig po ng kulungan. Yung iba po kasi, wala po siyang ganito. Steel matting kaya lumulundo po siya. So ito po yung plywood, ito po yung first layer, yung ang salo. So pwede po itong sapinan ng sako or plastic para hindi agad mabulok. So ayan po siya. Ayan, makikita niyo po. Ayan. So kung makikita niyo po, may PVC po siya dito. Ayan. Ayan. Ito, next time ko na lang po i-discuss po sa inyo kung para saan po talaga ito, kung bakit niya po nilagyan ng ganito. Ayan. Ayan po siya. So punta naman po tayo dito sa harapan niya. So ito po yung harapan. So ito po, dito po yung pag nangitog po sila, dito po mapupunta yun. Kung titingnan niyo po kasi, nakatagil po yan ng kaunti, hindi po yan pantay para po yung itlog, gumulong po siya. So ito po, ayan. So ayan. So ito po yung feeders niya. Ayan. So ipapakita, nakataob po yung feeders. Ipapakita ko sa inyo, katingala po siya. So ayan, ito po siya. At natatanggal din po siya. Kung titingnan niyo po yung pakainan po niyan, hindi po siya pantay. Mataas po dito. So sa experience po kasi namin, kung makita niyo po ang pogo, pag tumuka po yan, nilalaro niya ang feeds. Kaya natatapon. So kaya po, mataas po dito. Dito po yung mababa. Kaya ganito po yung design niya, yung pagkagawa. Kasi pag PVC po ang ginawang patukaan, pantay po yung pagkakaputol. Ayun po, natatapon po yung piece, sayang po. So ayun po siya. So parehas lang naman po yan sa kabila, ito. Ayan. So ayan po yan, yung plywood. Ayan. Ito po. Yung lapad po nito, nasa 80 cm po yung lapad. Tapos yung haba niya po, nasa 120 cm po yan. Ito rin po yung pintuan. Yan. Yan po siya. So yan po yung paglalagyan po namin ng 1,000 heads na RTL na quail. So yan po yan. Bali, open pa po yan. Yung dingding po yan, lalagyan pa po namin. Hindi pa po siya tapos. Pine-prepare lang po namin bago dumating yung RTL.
sana po nagustuhan nyo po yung pinakita ko po sa inyo. Yung mga nagpaplano po mag-alaga po dyan ng pugo. Ayun, pwede po itong kayahin. Hindi ko po masyadong na-explain sa inyo, pero kung may mga tanong po kayo, comment na lang po kayo sa baba. Kung kaya ko pong sagutin, sasagutin ko po kayo. Tungkol po dito sa tulungan na ipinakita ko po sa inyo. So, syempre, pag may laman na po kasi, tumakita po natin yung sitwasyon. Kung maganda po talaga yung pagkagawa po ng cage. So, ayun po, and thank you for watching po sa mga bago po sa aking channel. At kung interesado po kayo sa farming, subscribe and like na rin. At kung may mga kaibigan po kayong na mahilig din po sa pag-aalaga ng pugo, pwede po siyang i-share doon sa Facebook po ninyo. Ayun po, and lagi po tayong mag-iingat at God bless po sa lahat.